Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako. Ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Maraming pagkakataon sa ating buhay na sinasabi natin sa Diyos ang ating mga hiling. Sa ating mga panalangin, madalas tayong nagsasabi ng mga hinaing at nais natin sa buhay. Nakakalungkot lang na madalas nating nakakalimutan nating tanungin ang Diyos, "Panginoon, ano po ang nais ninyo para sa aking buhay?" Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na marami pa siyang sasabihin sa mga alagad, ngunit hindi pa nila ito kayang tanggapin. Alam ni Jesus ang limitasyon natin bilang mga tao, kaya dinadahan-dahan niya ang kanyang pagpapahayag sa kanila. Kaya niya rin ipinadala ang Espiritu Santo para dalhin sa atin ang patuloy na pangungusap niya. Ipinadala ang Espiritu Santo para patuloy tayong gabayan sa mensahe ni Jesus para sa atin. Ipinadala ang Espiritu Santo para tayo ay patuloy na dalhan ng biyaya ni Jesus. Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na patuloy na nagsasalita si Jesus sa atin. Ang tanong ay, handa ba tayo sa pakikinig o ang nais lang natin ay mapakinggan? Patuloy na nagpapakilala si Jesus sa iba't ibang pagkakataon sa ating buhay. Ang tanong ay, bukas ba ang ating mga mata upang makita ang patuloy na pagpapakilala ni Jesus? Pagsasagawa. Maganda na sa araw-araw ay manahimik upang mapakinggan si Jesus. Sa pananahimik ay naihahanda natin ang ating mga puso sa mga pagpapahayag ni Jesus sa ating buhay. Nawa, manahimik tayo at patuloy na alamin ang hangarin ni Jesus para sa atin. Tandaan na patuloy na nagpapakilala si Jesus sa pamamagitan ng mga taong nabubuhay ayon sa kanyang mensahe.